Welcome to busygram.net, ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode natin ngayon ay may latest na balita nga tayo tungkol sa mga fake accounts sa Facebook na umano ay sumusuporta kay Pangulong Duterte at sa anak nitong si Mayor Inday Sara na kung saan ay tinake down ito ng social media company na Facebook. Aalamin natin ang detalye tungkol dito pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa busygram.net YouTube channel ay mag-like at subscribe ka muna at pindutin din ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Sa isang online article ng mapapagkatiwalaang bandera.inquirer na lumabas noong September 23 ay sinabing ipinasara ng Facebook ang mga pegging accounts or Facebook accounts sa China na sumusuporta umano kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa posibleng pagtakbo ng anak nito na si Sara Duterte Carpio sa 2022 presidential election na kasalukuyang mayor nga ng Davao City. Ayon kay Nathaniel Gleicher, head ng security policy ng Facebook, tinake down o tinanggal nila ang mga pegging accounts dahil nilabag ng mga ito ang patakaran ng social media giant laban sa pakialam ng isang dayuhang grupo o bansa sa internal activities ng ibang bansa. Ang mga isinara ay 155 na Facebook accounts, 11 pages, 9 groups at 6 na Instagram accounts na binanggit ni Nathaniel Gleicher sa isang online press conference nitong September 21. Natukoy ng Facebook ang base ng aktibidad sa Fujian province sa China. Ayon kay Gleicher, and I quote, "This activity originated in China and focused primarily on the Philippines and Southeast Asia more broadly, and also on the United States. We found this network as part of our internal investigation into suspected coordinated inauthentic behavior in the region, although the people behind this activity attempted to conceal their identities and coordination, our investigation found links to individuals in the Fujian province of China." End of quote. Dagdag pa nga ni Gleicher na maraming clusters ng magkakaugnay na activities ang gumagamit ng mga fake accounts para sa kanilang campaign na may kaugnayan din sa South China Sea na ang malaking bahagi ay inaangkin ng China. Ang kanilang mga posts ay nakasulat sa wikang Chinese, Filipino, English at bahagi ng kanilang modus operandi ang pagpapanggap na sila ay mamamayan ng target na bansa. Sa Southeast Asia na kung saan nakafocus ang activity ng network, nagpo-post sila ng mga balita na may kaugnayan sa interes ng Beijing sa South China Sea, Hong Kong, Pangulong Duterte at maging sa potensyal na magtakbo ni Sara sa 2022 presidential election at ito nga ay ayon kay Nathaniel Gleicher, ang head security policy ng Facebook. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag din kakalimutang mag-like at subscribe. Pindutin din ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Salamat!